Bago natin umpisahan ang pag-pruning ng aming mga mulberry dito, mag-picking muna tayo mga kagarden. Maliit lang to na puno at meron na siyang bunga. Yan, ganito siya pag hinog na. Kulay pula matamis yan. Magandang buhay mga kagarden at mga kumari ko. So today ay mag-pruning tayo ng mulberry. Yan, may bunga siya. Pasensya na ha kasi, pasensya na po kayo dahil maingay dito. Ang mulberry po ay once a year lang po. Ito siya namumunga every summer. Pero kung gusto niyo laging mamunga ang inyong mulberry, meron pong paraan, dalawang paraan. Mag-pruning kayo or kalbuhin niyo ang kanyang mga dahon. So ngayon, ang gagawin ko naman ay i-pruning lang muna natin kasi nakalbo ko na to siya. Nagkaroon na siya ng maraming sanga. So ngayon, i-pruning natin and then yung mga sanga naman ay ating tanim and then ipamigay natin. Teka lang. Marami akong mulberry dito. Hindi lang po nandito. Meron din dun sa kabila. Dito muna tayo mag-ano kasi masukal na. Sunid natin to siyang ayan o. Gupitin natin. Ay, parang purol pa yata yung aking ano o. Wala pang tagahawa kasi wala si kuya. Ayan. Kunin ko muna yung ating panggupit isa. Kasi hindi niya kaya. Yan, pinalitan ko yung ating pang-pruning. Eh, mahirap mag-ano pag walang tagahawak. Dalawa pong variety ang meron ako dito. Yung isa, yung mahahaba. Kaso lang, hindi pa tumubo. Binigay yun sa akin. At ito naman, variety nito ay Illinois. Kailangan natin to gawin para laging mamunga at magkaroon pa ng maraming sanga. Yan. Ganito talagang ginagawa ko sa akong mga mulberry. At ngayon itong mga sanga naman ay atin itong itanim. Tapos ipamigay natin. Pero yung kaya lang pong mag-pick up. Nandito po ako sa Tagaytay. Ayan. Ayan itong grapes. Oh. Wala pang gapanganan. Hanapan ko pa to ng gapanganan. Ito, tapos na tayo dito. Ayan, lagi ko lang to siyang ginugupitan. Alam nyo, tinanim ko yan siya dyan. Mga ganito lang yan na sanga. Tapos ganyan na siya ngayon. And then, ano na to siya? 1 year na yan siya. Magkasabay to sila o. Oh. Alam nyo kasi, dawin mo yan siya pinuputulan, magkakaroon ng panibagong sanga. Dito tayo mag-explain. Kung napansin nyo, meron ditong ano, putol. Pinutulan ko siya. And then sumibol yung dalawang sanga. Yung sanga naman, doon yun siya magkaroon ng bunga. Ang ingay naman nila. May nagagawa kasi dito ng bahay. Ayun, ayun. Pero pag ganito, ganitong kulay, huwag nyong kunin kasi sayang. Ang asim po niyan, kung mahilig ka mo sa maasim, okay rin mo yan, pwede mo yan kunin. Pero antayin nyo na lang mangitim. At alam nyo ba, pag summer, malaki po ang bunga ng aking mulberry dito. Marami tayong gugupitan ngayon ng mulberry. Kasi may paikot pa dun sa amin. At yan, para magkaroon na siya ng wow. Ito naman siya, itong ganitong variety na mulberry na to. Hindi po siya mahirap
mahirap alagaan, mahirap itanim, madali lang po siyang itanim, patubuin. Ang mahirap po siyang iano, buhayin. Yung long, yung Taiwanese, yun yung meron ako na binigay sa akong friend. Mamaya na lang natin yung balikan. Ito, magupit tayo. Magupit pa tayo. Ayan. Huwag tayong maghinayang. Kung meron kayong mga mulberry dyan, na tapos nang mamunga, ayan, umpisahan nyo ng ano, gupitan or kalbuhin nyo para magkaroon ng maraming sanga. Ito po yung binlog-vlog natin na kinalbo ko, tapos kunti lang yung sanga. Then after nun, yung nagtubuan na yung mga dahon at sya sanga, parang lumago siya. Ito mga ka-garden, tapos na ako mag-pruning. Ang sakit lang sa kamay. Then ito na po yung mga nagupit ko. Bukod sa kanyang bunga na napakasustansya, antioxidant, kung ikaw ay merong diabetes dyan, alam nyo ba ito? Ito, dito tayo sa mga talbos. Ilaga nyo siya, gawin yung tsaa, at yan po yung inumin nyo. Pampababa po siya ng blood sugar. And then, ito naman ang gagawin natin. Kukunin ko yung mga sanga na pwede pang itanim. And then, patubuin ko. Kung sino yung may gusto, pick up lang sa Tagaytay. Bibigyan ko. Kaysa bibili kayo. Ito yung ginagawa ko minsan ng jam, ng ano, ng wine. Maano to siya pag marami na. Maganda to siya pag marami na. Kahit itanim nyo lang sa mga ganito, okay na po yan. Ito, meron ako mga beans niya na inano ko dyan, red na beans. Tapos zucchini. Nag ano na siya. Tawag niyan, tumubo na. Kailangan ko pala to siyang gupitan dito para magkaroon pa ng panibagong sanga. Yan po yung technique namin para magkaroon ulit ng panibagong bunga para palalong dumami ang sanga. Kinakalbo namin o ginugupitan namin, pinupruning namin. At ito mga ka-garden, atin muna tong itanim. So update kayo, update ko kayo nito, no, sa ating pruning. Ayan si Mulberry. Mulberry Illinois ang variety nito. Meron akong in-order na ano pala, raspberry. Pero seed siya, sana tutubo yun. Ito mga ka-garden, ang free natin. Ipunla natin. Ibigay ko sa inyo. Yung buhay na siya, pero hindi po ako nag-shipment, ha. Yung Kalaya lang po pick upin dito sa Tagaytay, at bukod pa dyan, meron din akong ibibigay na free seeds na sa mga gulay natin. Ayan, meron din tayong sunflower. Marami na akong naipon na mga seeds ng sunflower. And then, meron kami ibibinta na mga apple pala na buhay na. Tapos, pag bumili ka nun, merong free na ganito din na buhay. Pero hindi pa namin alam kung magkano ang presyo. Pero hindi naman mahal. Yung kaya lang sa bulsan yung mga ka-garden. At ito itatanim muna natin. Lalagyan ko pa itong rooting hormone para ano, mabilis magkaugat. At yun lang. Mag-post lang ako dyan sa aking page na yung kung pwede na siyang pick upin, kung available na ito. Free lang, ha, buhay. Pero ngayon itatanim muna natin to si Mulberry Illinois. Maganda yung bunga niya, malaki.